So bali guys, ito yung sinasabi ko, naka-series connection yan. Ayan, kapag nabusted tong isa, pati tong isa, wala na. Umiilaw siya kapag iilaw yung isa, kasi nga naka-series connection lang siya. Pag parallel connection siya, kahit isang bumbilya lang, iilaw siya. Ito isa, niluwagan ko to eh. So kung series connection yan guys, parehas siya na walang power kapag niluwagan tong isa, kagaya nung ginawa. So ayun guys, welcome back sa aming YouTube channel. So ngayon ay ito yung papalitan ko ng LED tube. So dati siyang fluorescent tube. Problema lang nito ay busted yung kanyang electronic ballast. So dahil ito ay mga dating design pa, so mahirap na kasi maghanap ngayon ng pampalit na electronic ballast. So ito ay 18 watts na fluorescent tube. So gumagana pa naman ito. Ang problema lang yan ay ito. So dahil ito nga ay mahirap na mahanap ngayon, so bumili na lang si boss ng LED tube para mapalitan na natin to. So yun, ituturo ko sa inyo yung pamamaraan nito kung paano siya i-convert sa LED. Baka mayroon kayong ilaw sa bahay na kagaya nito. So ito ay makakatulong sa inyo kapag ito ay inyong na panood. So basic lang yan. At yan, papabidyo tayo kay Nilo. Yan si Nilo, kasama ko. Andito kami sa aming project sa Pasig. At si Sir Jory, giniba niya yung kanyang ginagawang counter. Hindi naman sir, ayusin lang. Shoutout ka muna. Sinabi yata pa shoutout yan, Kuya Arman. Pinasikreto muna naman ako. Pumunong ka kayo dito sa so hindi tayo guys masyadong nag-iingay kasi nga ano lang to, secret lang. Itong mga wirings nito ay tatanggalin ko lang yan, tapos kukonvert natin. So bali, tatanggalin muna natin to. So sent niya. So bali, ang supply nito guys ay ito. Ito yung supply niyan. At ito, babaklasin natin para ito yung gagamitin natin na wire din para masupplyan natin ito kanyang mga holder. So isa-isay natin, baklas muna dito guys. So ipupush lang natin ng flat screw yan, sabay hatakin. So tanggalin natin lahat yan. Push lang. Ayan. Push at hatak yung wire. Ayan. Ito ay wala naman itong supply kasi yan, andun niya yung supply niya. So bad guys. So gali ka lang ang gagawin natin dyan. Bali, ito dito sa kabila. Itong dalawang wire na to, ipag-connect lang natin to para yung kabila masupplyan. Bali ito, hindi na natin gagamitin tong isan to. So connect lang natin yan. Place lang natin to sa gitna. Okay. Tapos yan, ito sa kabila. So tatanggalin na rin natin yung isa na ito. Sige, gamitin natin sa kabila. Bali guys, itong klase kasi ng LED na ilalagay ngayon, ang connection yan ay kabilaan, isa dito saka isa dun. Kaya ito, tatanggalin ko ito isa. Ito. Yan. Tapos iwan natin yung isa. Tapos yung isa, itong kapares na to, ito, na tumawid din dito sa pinutol ko.
puputulin ko rin ito. Ayan, puputulin ko din. Yan. So, ito, wala na to. Ito, yung supply. Yung dating supply, wala na. So, isa na lang natira, guys. May jumper lang siya papunta doon para magkaroon din ng supply itong kabila. So, ito, ipukunik natin to dito sa kanyang power dito sa kabila. Yan, ipukunik natin dito. So, tanggalin natin. So, may power ito. Tandaan lang tayo. Bubunutin ko lang siya. Pukunik lang natin, guys. Balata lang natin na medyo mahaba itong isa. Tapos, punik natin. Tapos, lagyan na natin ng tape agad kasi may power niya. So, yan. Tapos yan. Okay na. Ito naman, dugtungan natin ng wire. So, bari guys, nadugtungan ko na ito. Yan, nadugtungan ko na. Ayan, may supply na yung papunta sa kabila. So, ito naman, tanggalin natin itong isa. Push lang natin. So, hindi na natin alisin yung electronic balas niya. So mamaya natin ayusin pag na-testing na natin. Makuha tayong bumbin niya. So guys, papakita muna natin yung connection nito bago natin ikabit doon sa ating ginawa kanina. So ilagay natin sa kanyang continuity. So mga ganito kasi guys, ang kalimitan na alam natin ang connection niyan ay dito lang. Pag sinaksakan mo to ng dalawang wire tapos i-plug mo sa power supply o sa outlet ay iilaw na ito. Pero ito, ang design nito guys ay hindi kagaya noon na normal natin na nalalaman sa LED tube. So para mas sigurado kayo kung hindi kayo ang bumili nito, halimbawa gusto niyo malaman talaga na kung ano yung connection niya, mas maganda may tester kayo. Kung hindi kayo ang bumili nitong LED, halimbawa pinabili nyo lang ito sa may-ari. Kasi pag binili kasi ito guys, tinitesting, kaya alam kung saan yung connection na ito. So, pag ganito guys, oh, halimbawa ganito, itong LED na ito na tube ay, yan, ano siya, ibig sabihin isa lang siya ito. Kaya yan, tumutunog siya. Ang tester natin tumutunog, short siya. So, kaya ang connection yan guys ay ito. Saka ito, dulo. Yan o, wala siyang tunog. Ibig sabihin, nandun yung kabila niya, linya. So, ganun lang. Okay, so, kabit na natin doon para makita na natin kung iilaw na siya. So, bali ito guys ay 9 watts ito ngayon, daylight. So, yung ating dating fluorescent tube ay ano yon, 18 watts. So, yung 9 watts ngayon, kakasya siya doon sa bahay niya na 18 watts doon sa dati. Ito. Ngayon guys, lalagay na natin. So, connect pa natin yung isa. Ayusin lang natin yung ating mga wire. Tapos tatapuan ko na siya.
Bali guys, nandito tayo sa isa sa panglast na ating papalitan, dating 18 watts. So may nagkaligtaan na ako guys na ituro. Kasi kanina yung connection ko pala ay series connection yon. So ngayon, ang problema kasi sa series connection, kapag nawala yung isa, namatay tong isa, mamamatay din tong isang fluorescent natin. So ngayon, kung sakaling magka problema o kaya mabusted yung isang fluorescent, ay magagamit pa rin natin yung isa o ilaw pa rin yung isa. Ang gagawin natin ay ipa-parallel connection natin. So kanina kasi guys, ang ginawa ko ay series yung ito yung pinag couple ko, yan. Ito kasi dito lang yan sa kabila. Tapos ito, dun sa kabila. So ngayon, ipaparallel natin siya. Ang gagawin natin guys ay ito, saka ito ang i-connect natin. Yan, ito. So yung dun sa dulo, yung dun sa dulo, saka dito. So ipaparallel natin guys, tapos dito natin i-connect yung ating power supply. Ayan. So ito mababaliwala ang dalawa. Then sa kabila, yan, puputulin ko muna to. So kanina, ito yung ginawa natin. Ayan, mga doon, saka dito kabila na ito. Ayan. So dito natin ilalagay yung power supply. Tapos ito naman, ang gagawin natin guys ay yan, puputulin ko tong isa. Tapos ito, yan, itong nakakonek na to na isa, puputulin ko din. So ito, yan, wala na to. So bali ito, nakakonek na to dito. So ang tatanggalin ko ay ito, itong isa, yan. Ito yung tatanggalin ko at dadalhin ko dun sa kabila. Ito yung gagamitin ko, wire ko, kunin ko dito. Tapos alisin ko to, tapos dadalhin ko dito sa power supply. So siya, yan, dito mismo nakakunik, dito mismo nakakunik yung papunta doon sa kabila na supply. So yun yung parallel connection natin. Ayan na guys, umilaw na. Okay na siya. So bali guys, ito yung sinasabi kong naka-series connection. Yan. Ayan, kapag nabusted tong isa, pati tong isa, wala na. Ayan. Kasi nga, ang ginawa ko kanina ay ito. Pina-jumper ko yung kabila, papunta dito sa kabila lang. At yung supply ay nandoon dito sa kabilang holder. So ang gagawin natin guys, babaguhin ko to. Ito ang supply, dito ko to ilalagay para maging parallel connection siya. Yan. So yan, iniikot ko lang yan, kaya ito nawalan din ng power. Yan o, ikutin ko siya ulit. So yan, yan, umiilaw siya kapag ilaw yung isa, kasi nga naka series connection lang siya. So ngayon, baguhin natin guys. Ayan o. Okay. So baguhin natin yan. So yun guys. Ayan o. Pag parallel connection siya, kahit isang bumbilya lang, iilaw siya. Ito isa, niluwagan ko to eh. So kung series connection yan guys, parehas yan na walang power kapag niluwagan tong isa, kagaya nung ginawa ko kanina. So ngayon, ilaw na to kasi binago ko na yung connection. Ginawa ko na siyang parallel. Yan. So yung wire na to, dito yan sa side na to. Tapos itong isang wire din na to, doon sa side din yan noon. Yan. So ikutin ko tong isa. Yan. Para pares na silang umilaw. Yan. So medyo matikas lang. Okay, yan.
Okay na. So, ayun, hanggang dito na lang ang aming video. Sana ay mayroon na naman kayong napulot na kaalaman sa aming ibinahagi. Hanggang sa muli, guys. Shout out kay Sir Joril. Okay lang. Okay. So, maraming salamat po. At God bless ating lahat.